Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizens, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Habang lumalapit na ang election 2022, ang iba't ibang mga president and vice president candidate sa election 2022 ay lumilibot na sa iba't ibang parte ng lugar dito sa Pilipinas. Nitong mga nakaraang araw lang ay nabigla ang mga sambayan ng Pilipino sa BBM caravan na isinagawa sa Quezon City, kung saan kitang-kita na napakadaming mga Pilipino sa Quezon City ang sumuporta sa BBM and Sara caravan. Well, ngayon, magugulat ka, ikilabutan ka, dahil ang nakita mong dagsaan ng mga tao sa BBM caravan sa Quezon City, abay, may hihigit pa pala dito, dahil ipapakita natin ang footage at video na ito kung gaano ibinigay ng mga Kabiteño ang suporta nila kay BBM and Sara caravan na isinagawa nila sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Wow! Grabe! Dami na ito kahit gabi na, sobra! Oh my God! Grabe! Kaya talaga, ang Cavite talaga, ito talaga ang talagang sinusuyo ng mga politician. Alam mo rin ba, ang probinsya ng Cavite ang siyang pangalawa sa may pinakamayamang boto na probinsya dito sa ating bansa. Noong 2016 presidential at vice presidential election, nakuha ni Rodrigo Duterte at ni Bongbong Marcos ang boto ng mga Caviteño. Kaya naman, habang lumalapit na ang election May 2022, ang iba't ibang mga kakandidato bilang presidente at vice presidente sa election 2022 ay nililibot na at sinusuyo na ang mga probinsya na may mayayaman na boto katulad ng Cebu, Cavite, Pangasinan, Laguna, maging dito sa National Capital Region. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka ang dami ng mga tao na pumunta sa Kawit, Cavite, kung saan isinagawa ang meeting de avance ng BBM and Sara caravan sa election 2022, dahil ang Cavite ang pangalawa sa may pinakamayaman na boto na probinsya dito sa ating bansa. Ikaw, bilang isang Pilipino at bilang isang senior citizen, sino ang iyong natitipuan na magiging presidente at vice presidente na mangangalaga ng ating bansa sa susunod na 6 na taon? I-comment lang ang iyong reaction dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.